Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw na ito mga boss, ipapasilip ko po sa inyo muli kung paano po natin tinimpla itong kulay apple green. Panoorin na po ninyo mga boss hanggang sa dulo para po makita po ninyo ng step by step kung ano po ang mga kulay na ginagamit po natin dito, itong apple green. So let's go! So ito po yung gagayahin natin. Ayan, apple green po. May tinimpla na po akong kulay green din na light na hawig po nito. May nagsasabi po na avocado green daw, may nagsasabi rin na yellow green, may nagsasabi din na apple green. So timplahin po natin ngayon yung tamang kulay po nitong apple green na ito. So sa ngayon, ito po yung ating gagamitin. Ayan po. Ayan, talong green. Tapos hansa yellow. At siyempre, timplahin po natin dito po sa gloss latex na ito. Ayan po, gloss latex. Ayan. So, simula na po natin. So, ngayon po, ibubuhos na po natin yung ating pinakapundo po. Itong gloss latex po. Ayan. At itong ating hansa yellow. Ayan po. Talo green. Ayan. So maliit na porsyento lamang ang ilalagay po natin na talo green. Mas marami po ang kulay yellow. So as you can see, lumalabas na po unti-unti yung pagka-green po niya. So kapag kayo po yung magtimpla, ang tip ko lang po sa inyo na unti-untuin nyo lang, huwag nyong biglain dahil siyempre hindi nyo naman kabisado yung pagtitimpla. Huwag nyo lang gayahin yung aking style na binubuhos ko lang po diretso at nakikita ano naman yung resulta ng ating trabaho. Ayan po, so halos hawig na po siya. Ngayon, pagka kayo po yung magtimpla, siyempre unti-untuin ninyo para po hindi po masayang yung inyong tinimpla. Ayan. So, ang katanungan, paano kapag mag-dark yung kulay? Paano kapag masubrahan ko ng pagbuhos ng kulay at mag-dark po siya? Paano ko po siya ibabalik? Yan po yung magandang tanong. Ang kasagutan po niyan, mga boss, pagka kayo po yung magtimpla ng halimbawa ganitong kulay, magtira po kayo ng puti. Yun lang po. Kahit anong klaseng kulay po ang inyong timplahin, magtira po kayo o mag-set aside po kayo ng kulay puti para po may adjust ninyo kung sakali masobrahan po ang inyong paglagay po ng pangtimpla. So ang ganitong klaseng pintura po ay latex po ito, para po ito sa mga concrete walls. Ayan. So sa mga nagtatanong kung pwede rin ba itong latex sa plywood o kahoy, pwedeng-pwede po. Ang tanong, matibay po ba? Matibay rin po. Basta po, siguraduhin ninyo na ang mga pinagpakuan ng inyong mga plywood, yung ulo po ng pako, kailangan nyong ibaon at masilihan ninyo ng body filler para po hindi makalabas yung kalawang. Dahil itong water-based kasi,
pagka direct mo itong ipintura sa merong mga bakal o ulo po ng pako, kumakatas po ang kalawang, lalo na pag flat. So, pwede po ito sa simento at pwede po sa plywood. Ayan. So, marami nagtatanong, ano ba yung ginamit pong pangtimpla? Ito po yung acrycolor po ang tawag dito. Basta pang latex po, acrycolor ang tawag o kaya latex color kung sa buisi naman. Pero dito po sa ating ginamit ay A+ po ito. Mga acrycolors po ito. Ayan. So ano ngayon ang nakikita ninyong diferensya sa kulay? Ating tinimpla. Ayan. So mag-add po tayo ng kunting-kunting green. Ayan po. Ayon pa sa sinabi ko, hindi po kailangan na ibuhos mo ng marami, unti-untiin mo lang. Lalo na to na kunting-kunti lang talaga ang kailangan ko. Ayan. So, tinatawag po ito sa ibang brand ng pintura na Temptation. Temptation Colors. Nabibilang po ito sa mga Temptation Colors. So, ayan na po yung ating kulay. Titingnan po natin. Ayan na po. Ayan. Wala pong problema kung medyo light po siya. Natural lang po yan na ilalight po natin dahil latex po yan. Paulit-ulit ko pong sinasabi mga boss na kapag latex, hindi po kailangan kunin mo ang eksaktong kulay. So mag-light po kayo ng kaunti para pag matuyo na siya, kuha na po yung kulay. So ayan na nga po mga boss, natapos na po natin yung ating ginagawa ngayon. At naway nagustuhan po ninyo itong ating video na pinakita po ngayon para kahit papaano meron po kayong idea kung paano po ito timplahin yung mga ganitong klaseng kulay. So kung kayo po baguhan lang sa aking channel, mag-subscribe na po kayo mga boss at huwag pong kalimutang pindutin po ang notification bell para updated po kayo lagi kung ano man yung i-upload po natin dito po sa channel na ito. At syempre, huwag po niyong kalimutang mag-like, importante po sa atin yan. Maraming salamat po.